Hello guys, magandang araw. Welcome sa aking channel. So guys, mayroong kung gagawin ngayon bagong dating na unit. Pangalan niya ay Sharp. Ito yung problema niya. Yan. Nagdo-double image. Ito ay okay. So yan ang problema nito. May naiiwan siyang image sa display. Okay, so check natin yung model. Okay, so ito guys yung model. LC-39LE448MP. Okay. So, ordinary TV lang to. Okay, so bubuksan natin guys. Okay guys, ito nabuksan ko na yung unit. So ito yung power supply niya. Then ito yung main board. Wala siyang T-con. So bali meron lang siyang left and right na source board. Ayan. Okay. So mag-check muna tayo ng mga boltahe dito sa source board. Okay, so ipa-plug in to. Okay, so ito yung supply guys. Ito yung diode. Ayan, meron siyang 12 volts. 12.54. Okay. So punta tayo dito sa okay, check natin itong VGH. Meron siyang 27.57. So normal guys. Okay, ito yung VGL niya. -9.5. So, ibig sabihin guys, ay normal yung supply ng DC to DC. So, mag-focus tayo sa LC1, LC2. Okay, so hanapin natin yung LC1, LC2. Okay, so ito yung LC1, LC2 guys, dito. LC1, saka LC2. Susukatan natin ito kung ilan ang mare-reading natin. Okay, check natin. Pasensya na guys, umuulan dito sa amin. Medyo malakas ang ulan. Kaya medyo maingay. So tuloy na lang natin. Okay. May backlight na siya. Check natin yung LC1. So yun guys, meron 29. Then nagpapalit siya ng 9.4. Okay. So, punta tayo sa LC2. Yan. Ipapalitin siya, 29, saka negative 9. So, ito ang problema nito.
So ang gagawin natin ay tatagalin muna natin yung resistor na nakakonect sa level shifter. Itong sa LC1 sa LC2, tatanggalin natin yung resistor. Okay? Okay, so natanggalan natin guys yung resistor sa LC1 sa LC2. Ayan. Okay, so tingnan natin guys kung may maririd pa tayo na boltahe sa LC1, LC2. Sa LC1 tayo. Ayan, check natin yung LC1. So, wala na guys. LC2. Wala na rin. So, titingnan muna natin yung display. Kung ano yung lumabas sa display. Na wala na siyang LC1, LC2. So, yan guys ang lumabas. Flickering na ang nangyari siya, oh. Flickering. Okay. So ngayon, ang gagawin natin, magbabypass na lang tayo. Okay guys. So ang ginawa ko dito, tinanggal ko yung dalawang resistor dito sa LC1, LC2. Yan, tinanggal ko. Nung matanggal ko, tiningnan ko yung kanyang display. Hindi na nag-double image, kaya lang nag-flicker naman siya. So ngayon, ang ginawa ko, nag-jumper na lang ako, nag-modify ako ng LC2 direct to BGH. Ayan, LC2 to BGH. Ito yung BGH guys. Okay, so tatry na natin guys kung ano yung lalabas sa display nito. Okay, pa-plug in to. Okay. Tingnan natin kung meron na siyang backlight. Yun, meron na siyang backlight. Okay, so tingnan natin ang display. So, yan na guys. Normal na yung display. Okay. Okay, so tatakpan ko na lang guys at obserbahan natin. Final check tayo. Okay, naka-plug in na siya. Okay. Okay na siya, oh. Wala na yung flickering. Yung nag-slow motion, nawala na din. Okay, so ang ginawa lang natin guys, nag-bypass tayo ng LC1, LC2. Okay. Ayan. Okay, maraming salamat guys sa inyong panonood. At kung mayroon kayong kaunting natutunan, paki-like and share. Then, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell. Okay? So, hanggang dito na lang guys sa susunod na video ulit. Thank you.